din ako. Okay. Ang daming lamok. Meron akong kananay. Gato ka lang yung katawan niya. Doon sa suot ko. Ito yung gusto kong sana tanggapin niya yung jacket. Meron akong bibigyan niya jacket sa kanya. Ito. Maya yung pula. Sa akin, ano, kung ano meron ako, mapagbigay naman ako. Marunong ako makaalala sa tao. Iba yung ugali ng nanay ko. Yung nanay ko, siya yung nilalapitan ng mga chismosa. Tapos, ang ginagawa ng nanay ko, kapag nagatid na ng chismis, sa kanya lang yun. Hindi niya ikinikwento sa iba. Ayan, si Chismosa. Nagkwento sa akin, sisiraan si ganun. Tapos, siyempre, ang punto ni Mama, kung may nagbunta sa bahay namin para mag-chismis, ikwento yung taong yun, paninira doon sa isang tao, kay Mama na lang yun. Hindi niya sinisira sa iba. Pero sa amin, ako, kaaway ko yung nanay ko sa mga ilang bagay. Pero pag kaming dalawa lang ng nanay ko, nag-uusap din kami, nag-chismisan din kami. Pero kapag nag-usap na kami, nung bawa kami, si Mama at ako, ay Mama, asim, ay alam mo, Michael, Mama, anong balita na? Ayan, nakaaway ko na naman yung kapitbahay natin. Ano hindi, alam ba't na, kasi ganun eh. Ikaw naman, Mama. Alam mo namang hindi marunong magbayad ng utang yan. Tapos, sinabihan ka na ihiman ka ng 100. Tapos, sinasabihin sa'yo na ibabalik yan bukas. Ngayon, ayun ang bukas. Siningin mo. Di ba nasira na sa'yo? Sabi niya, babayaran din ngayong umaga. O, hindi nakabayad. Tapos, naniningil ka. Ngayon, galit pa sa'yo. Kaaway mo pa. Hindi ka na madala-dala. O nga, Michael, eh. Ako yan, nagilang-gilin. Ganun kami mag-ano. Siyempre, si Mama, ano yan eh. Pangako mo. Sabi mo, babayaran mo ngayong umaga. Susuguri ni Mama yan. Hindi magpapatalo si Mama. Ganun eh. Kaya kami, nag-aaway din kami ni Mama. Pero minsan, ano, huwag nang hiyaman na. Ako naman pala may kasalanan. Nag-uusap din kami. Bilang ako, tsaka si Mama, nag-uusap din kami. Huwag na naman ako si Mama, hindi ka na nadala eh. Tapos nagkikismisan din kami. Pero sa amin-amin lang. Pero si Mama kasi iba ugali ni Mama. Nung nagkaroon ako ng girlfriend na balikbayan, ano, siyempre kasama yung girlfriend ko, kasama niya yung kanyang anak. Tapos bumunta sila sa Quezon Province, binuntahan niya yung nanay ko. Tapos nagbunta sila sa dagat. Kasama ng girlfriend ko yung kanyang anak at saka yung kaibigan niya, taga Tayabas City. So, yung nanay ko, ano, siyempre sila yung nag-invite eh. Kompleto sa pagkain, in-order na pagkain. So, tapos na yung babiyahin na sila pabuntang Maynila. Yung nanay ko, ibang ang ugali nun. Yung nanay ko, babalutin niya lahat ng mga pagkain tira-tira, mga pulutan. Babalutin talaga niya yun. Tapos, ilalagay niya sa isang nalagyan. Tapos, ilalagay niya sa isang bag o kaya eco bag. Ipapadala pa ng nanay ko yun sa girlfriend ko, yun sa anak niya. So, mga yung sinuot ng girlfriend ko na panty, damit, lalaban pa ng mama ko yun. Kasi, alam ko, kilala ko yung girlfriend ko eh. Lalaban pa ng mama ko yung panty ng girlfriend ko.
Tapos ano yun, lalaban niya, sasampay niya. O kaya, siyempre, naligo sila sa dagat, naligo sila sa swimming pool. Ganun yung nanay ko. Masipag yung nanay ko. Tsaka, ano yun eh, tawag ko nga doon. Magaling siya sa pagtanggap ng bisita. Yung sa amin niya, ano, pag may dumating na bisita, ilalabas din yung mga unan na bago, mga magagandang ano, unan. Pero kami, pag natutulog kami sa bahay, unan namin, ano, mga luma, yung bagang ganun. Pero mababaw, ano, malisi mama sa bahay. Ganun, ganun siya magtanggap ng bisita. Ilalatag niya yung bagong kumot, bagong unan. Eh si mama na nasa dagat sila. Ano, oh, sabi nung girlfriend ko, ano yan, malu. Ba't mo pa pinabalot yan? Eh, kayo para kanina yan, sayo sa inyo. Eh, hindi na kailangan, iuwin mo na. Nasabi ng girlfriend ko, yun sinabi nung nanay ko sa kwento sa akin. Eh, siyempre, yung girlfriend ko, ah, nga din sa nanay ko kasi magaling siya eh. Tapos, yung nangyari, binigyan ng pera ng yung girlfriend ko nagbigay ng pera dun sa nanay ko ng ganun. So, ang ginawa ng nanay ko, bumili siya ng prutas. Dinabawasan yung pera niya, yung mga lamprutas na ano. Hindi lang yung isang prutas sa may mansanas, may saging, mayroong ubas. Tapos bumili pa ng yosi. Kasi yung yosi, nag-yosi yung anak ng girlfriend. Eh, yung girlfriend ko, meron siyang anak na lalaki, nag-yosi. Tapos yung girlfriend ko, siyempre ano eh, nag-yosi rin. Yung kaibigan ng girlfriend ko, nag-yosi rin. Yung tatlo na sila. Ay, nanay ko, nag-yosi din. So, bumili pa sila ng yosi. Ibig sabihin yung perang 1K, ano yun, nabawasan na. O, ano ba yan, malu? Ba't bumili ka pa ng yosi? Ba't ipibigay mo pa sa amin? Siyempre, tatanggihan yun. Eh, siyempre, gagawin ng nanay ko, mamimilit yan. So, ganun yung nanay ko. Magaling siya sa tao. Maano siya. Nanay ko hindi tapos ng pag-aaral pero siyempre manikulista yun, marami yung nakakaharap na tao. May ano yun yan, yung alam niya yung manloloko, chismosa, alam niya yun. Magaling si mama sa ganun pero minsan kahit marunong bumasa si mama ng ano, ng ganung ugali, minsan naloloko din yun. Ano yun eh, naluloko din ng kapwa. Madali siyang naluloko kasi minsan may bumunta sa amin, mapagpanggap. Yung pala, naluloko na kami. Alam mo ba, marunong kong bumasa ng ano, marunong kong bumasa ng itsura ng tao. Eh, ba't naluloko tayo? Di ba ganun? So, ano lang, yung nanay ko, ano, matampuhin na nanay, doon naman ako nagmana. Matampuhin. May mga ugali na magkapares kami. May mga ugaling ako kasi iba din yung iba din akong magalit. Nanay ko iba din magalit. Pero ano, pero nakita ko na magaling siya sa tao talaga. Sa pamilya lang hindi siya masasabi yung hindi siya magaling. Sa magastos siya. Pero kung susumasamahin ko lahat, masama-sama ang magulong-magulong pa rin. Masama-sama ang anak pa rin talaga. So, yun lang yung pa-double-love and share story. Sabihin nyo yung to, yung masama comment, pabalik po yung sa Mary Channel. Bye!